This is George Nanginase and I'm engineering student from CDSJ, San Jose del Monte, Bulacan. So, ito nga, gumagawa ako ng mga videos para mabalikan ko yung mga lesson na itinuturo sa amin during my college journey. So, nagsisimula ako sa first year college kasi nga mahirap nang balikan yung mga lesson na itinuturo sa atin kasi sa sobrang dami ng mga itinuturo sa ating lesson ay hindi natin na ma-manage or napagsasama-sama natin yung mga information o tinatawag natin information load. So, nakakatulong sa akin to kasi nga nakakagawa ko ng mga math reviews and para pag nag-board exam ako, mababalikan ko yung mga lesson na itinuturo sa amin. So, malaki ang posibilidad na maipas ako ang board exam kasi nga electrical engineering, medyo may kahirapan yung board exam. And makakatulong din ito sa inyo kasi nga masishare ko yung knowledge ko about sa tinuturo sa amin sa lesson namin sa calculus, sa modern mathematics, and chemistry. Lalo na doon sa mga bago pa lang sa mga topic na ito, lesson na ito. Kasi nga, during my first year college, medyo nagkaroon ako ng difficulties kasi nga since GAS ang strand ko, general academic strand, and may mga klase ako ng STEM, mas advantage sila kasi mas focus sila sa mathematics, lalo na sa calculus. So, nire-recommend ko na kung mag-engineering kayo, ay during senior high school, ay mag-take na kayo ng STEM. Huwag na kayong magdalawang isip kasi kayo din yung mahirapan. So, kahit ako nag-take ako ng GAS, medyo may difficulties, pero nakakasabay naman. So, self-study lang. So, dito sa first video ko, pag-uusapan natin yung differential rules o yung tinatawag nating differential formulas. O yung tinatawag o rules for differentiation o ano man yung tawag doon. So, sa ating formulas, sinasabi dito, let B and U are differentiable function of X o yung tinatawag natin na U and B are respect to the X and N is any real number, yung din ginagamit natin sa power rule, and C is constant. Okay, the first formula is the tinatawag natin the constant rule. Yung kinukuha natin yung derivatives ng constant. So, pag kinukuha natin yung derivatives ng constant, always equal to 0. So, halimbawa, we have 1 plus x, 200 plus x, 1000 plus x. So, this was our constant. This is our constant, yung 201. So, kahit siya mag-fall sa 200, 2000, any number na kahit mas mataas yung value niya, basta siya ay constant, pag ginawa natin yung derivatives, siya ay always nag-i-equal sa 0. Okay? The next example is tatawag natin identity function. Pag kinuha natin yung derivatives ng identity function is always equal to 1. So, kapag 1 plus x, this is our constant, this is our identity function. So, pag kinuha natin d over dx ng 1 is equal to 0 kasi siya ay constant. So, kukunin natin yung d over dx ng identity function ng x is equal to 1. So, lagi siyang nagpo-fall sa 1. So, dito, ang sagot natin ay 1. So, 1 plus x. Okay? So, next is, sa number 3, tinatawag natin the multiplication of constant and the differentiable function. So, pag ginawa natin yung derivatives niya, kukopyahin lang natin yung constant, which is yung c, then, kukunin natin yung derivatives ng u, o yung differentiable function. We have, example, we have 4, x, so this is the constant, this is the differentiable function, so copyin lang natin, wagin natin 4, this is a constant, copyin natin katulad nito, constant, then the differentiable function, yung derivatives niya d over dx ng x, so equal to 4, then derivative ng x is 1, so equal to 4. Okay, that's it. Number 4, o tinatawag nating the sum rule. Derivatives, kinukuha natin yung derivatives ng dalawang differentiable function o the sum of two differentiable function. Okay? Kapag kinuha natin, we have, kukunin lang din natin
yung derivatives ng u, du over dx plus, hindi siya magbabago, operation pa rin ay plus, then the derivatives of db over dx. Yan lang siya. Number 5 example, we have d over dx, tiyatawag natin itong the product rule, u over, u multiply by b, o multiplication of the two differentiable function. Kukunin, dali lang siya, kunin lang natin yung u, copy the u, then kunin natin yung derivatives ng b. Okay, plus, ang operation natin ay plus, then kunin natin yung b, sulat natin dito, then kunin natin yung derivatives ng u. So, baliktaran lang. Next is d over dx ng u and b. So, ito yung tinatawag nating quotient rule o b over u over b. Okay? Yung pag-dinivide mo yung dalawang differentiable function. Ito yun. Halimbawa. Okay. Mamaya na. U over B. So, kunin lang natin yung B, yung denominator, then taas natin, then kunin natin yung derivatives ng U. Then, minus ang ating operation minus. So, kunin natin yung U, copy the U, yun yung numerator, lagay lang dito, sa tabi nito. Then, kunin natin yung derivatives ng B. So, baliktaran lang. So, copy natin yung B, derivatives ng U, minus, copy the U, then derivatives ng B. Then, all over B squared. Next, number 7, ito yung tinatawag natin na power rule kasi meron siyang exponent na n. So, yung differentiable function ay may exponent. So, n, pag ginawa natin yung derivatives ng mga power rule kapag may exponent, so, which is yung n ang exponent, then ito ang differentiable function. So, kunin natin yung n, yung exponent, copy the exponent, o yung n, then copy the u, yung differentiable function, then yung n ay mababawasan lang natin ng isa, n minus 1. Then, pag nakuha natin yan, kunin natin yung derivatives ng u, yung differentiable function. Ngayon. Next, number 8, yung ano to, ito yung may square root. So, radicals pala. Sorry, radicals. So, kapag may radicals yung ating differentiable function, tapos kinuha natin yung derivatives niya, ang magiging labas ay kukunin lang natin yung derivatives ng u, yung differentiable function, yung nasa loob, then over all over 2 square root of differentiable function, yung nasa loob. So, ganun lang siya kadali sa pagkuha. Sa sunod na video ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-solve ng mga basic lang muna. Basic na differential rules, differential problem na ginagamitan ng differentiation rules. So, basic lang muna yung gagawin natin. Basic 2, step by step, medyo pahirap ng pahirap. So, agang sa kasi mahalagang makuha natin muna yung mga rules bago tayo magsimula sa derivatives kasi magagamit ito sa higher derivatives and also pagkuha na sa implicit, sa chain rule, ito mahalagang muna matutunan. Okay? So, thank you.